You know what is up, mga Sangkay? This is me. I'm back for another video na ating gagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan. O kung sa Tagalog, kaibigan Janjan. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome po sa mundo ng mga Sangkay. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. So, kamusta po ang lahat mga Sangkay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay, kamusta po kayong lahat? At syempre mga Sangkay, hindi ko po makakalimutan yung mga kabataan dyan na lagi pong nagsusubaybay dito sa ating channel. Shoutout po sa inyong lahat mga Sangkay. And speaking of kabataan mga Sangkay, ito po yung pag-uusapan natin ngayon na kung saan makaka-relate po yung maraming kabataan na kung saan nabulag po sa katotohanan. Nabulag po ng mga maling kasaysayan ng Pilipinas na naitala po sa libro. Okay? So, sa walang pagtatagal, umpisa na po natin ito. Tara! So, ayun mga Sangkay, ngayon, ikikwento ko lamang po sa inyo kung paano kami mga batang 90s pinaglaruan po ang kaisipan. Kung paano po kami pinagtripan ng kasaysayan ng Pilipinas o sa mga naitala sa mga libro na kung saan itinuro pa po sa amin. Sa panahon namin ngayon, medyo na ito po yung kinaiinisan namin kung bakit po tinuruan kami nung nakaraan. Kasi yung una pong biktima dito ay kami mga batang 90s. So okay mga Sangkay, tukuyin na po natin ito. Ito po talagang kinaiinisan namin mga batang 90s ay ito pong kasaysayan ng Pilipinas na kung saan si Ninoy Aquino daw po ay isang bayani. Alam niyo kung bakit? Kami po kasi talaga yung pinakaunang biktima nitong katuroan to. Kami mga batang 90s. Siyempre sumunod na po dyan yung Generation Z. Pero yung pinakaunang biktima dito ay kami mga batang 90s. Kasi hindi po naman namin naabutan ang panunungkulan ni Pangulong Marcos. Nung elementary po kami, tinuruan po kami doon ng libro ng kasaysayan na si Ninoy Aquino daw po ay isang bayani. Napapakamot ulo na lamang po ako mga Sangkay kapag naaalala ko itong mga ganitong pangyayari noon eh. Kasi wala naman po talaga kaming kaalam-alam kung ano po talaga ang totoo. Basta kung ano po yung isiksik sa kaisipan namin, yun po yung papaniwalaan namin. At sa tinagal-tagal ng panahon mga Sangkay, tinuturo po sa amin dito na si Ninoy Aquino daw po ay namatay para sa bansang Pilipinas, para makalaya daw po ang mga Pilipino, na si Ninoy Aquino ay isang napakagaling. At ang tingin po namin dito kay Ninoy Aquino ay tila baga isa pong superhero. Ang lupit. Totoo po yun. Kami mga batang 90s noon, ang tingin po namin kay Ninoy Aquino ay isang talagang matindi at pangmalakas ang superhero ng Pilipinas. Kasi nga po, paulit-ulit from elementary hanggang high school mga Sangkay, iisa lamang po yung tinuturo. Si Ninoy Aquino ay isang bayani na nagtanggol daw po sa Pilipinas. Yun pala mga Sangkay, pagkarating po namin ng college, syempre natuto na kami magsaliksik, dito namin nalaman na kabaliktaran po yung itinuro noong history book, noong elementary pa lamang po kami, hanggang high school. At kung noong elementary mga Sangkay, tinuturo po sa amin doon na si Ninoy Aquino ay isang bayani na matay daw po para sa bayan, tungtong po namin ng high school, same na same pa rin ang itinuturo. Wala pong pinagkaiba. Hindi tulad mga Sangkay sa kwento ng buhay ni Pangulong Marcos na iba't ibang chapter ang mababasa mo at talagang makulay po yung buhay mga Sangkay at mapapabilib ka. Dito kay Ninoy, iisa lamang po yung kwento, bayani. Yun lamang po yung tinatatak sa aming isipan. Noon, hindi pa namin nakakwestiyon yun. Kasi syempre, mga bata pa kami. Oo lang kami ng oo noon. Tapos minsan, inaantok po kami sa mga tinuturo sa amin ng teacher. Pero syempre, tumatatak po sa isipan namin noon na talagang bayani po si Ninoy Aquino. Nakabaligtaran po ito sa katotohanan. So, ang pinakauna po dito na biktima talaga ay kami mga batang 90s. Never po namin naabutan si Pangulong Marcos. Kaya nadiktahan po yung aming isipan. Okay? Na manipulate po ang aming kaisipan na kung saan patakbuhin na kalaban ang mga Marcos at itong mga Aquino ay talaga nga namang ito yung nagsalba sa bayan. Ganun po kami pinaglaruan. Kaya nga po, ito yung kinaiinisan po namin mga batang 90s sa mga ano, sa mga tinuro sa amin noon, sa history books. Kasi bakit po naman pinagtripan kami? Kasi ang tingin ko talaga dito, parang pinagtripan po kami ng mahabang panahon.
Just imagine, from elementary to high school, at maging po sa college, mga sangkay, itinuturo pa rin pong bayani si Ninoy Aquino. Ang pinagkaiba lang, mga sangkay, kasi noong college na kami, marunong na po kami magsaliksik. Kumbaga, may sarili niya po kaming pananaw, opinion, paninindigan. Ganun na po yung kaisipan namin. So, totoo po pala talaga na hindi habang buhay, yun yung paninindigan mo once na malaman mo yung totoo, okay? Maliban na lamang po, sa mga sangkay, sa mga bulag-bulagan dyan na alam na po nila yung totoo, alam na po nila yung other side, pero tangatangahan pa rin, nilamon po ng kamangmangan. So, itong history books talaga, mga sangkay, ito po yung talagang nakakainis kung iisipin na nakakabattery kung bakit ginawa sa amin ito ng mga batang 90s. Ito po yung dahilan, mga sangkay, kung bakit noon ang ilan sa amin, o marami talaga sa amin, ay talagang anti-Marcos. Ako, mga sangkay, isa po ako sa ebidensya o isa ako sa makakapagpatunay na ang mga kagaya namin noon ay talagang legit na anti-Marcos. Kasi kahit ako, mga sangkay, paniwalang-paniwala po kasi ako na si Ninoy Aquino ay pinapatay daw po ni Ferdinand Marcos, samantalang hindi pala ito totoo. Pero noon, mga sangkay, naniniwala ako doon. Sabi ko, grabe naman itong mga Marcos. Wala namang awa. Dahil lang sa kapangyarihan, papatayin yung isang tao. Ganun po noon yung kaisipan namin. Kasi nga po, mga sangkay, yung libro ng kasaysayan isinulat doon na si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Ganun po tayo binulag, no? Maging ang Generation Z, mga sangkay, makaka-relate dito kasi sila din po ay nauuto po ng ilang professors. Okay? Pero bago po kasi magkaroon ng Generation Z, is kami po yung nauna. Naunang naloko, naunang nauto, naunang napagtripan. Nakakatawang isipin na lang, pero sa kabilang banda nakakainis talaga eh. Bakit nyo kami tinuruan ng ganon? Bakit nyo isinulat yung mga ganon sa libro? Ang wala po kasi sa libro, mga sangkay, yung mga sangkatutak at mga dambuwalang proyekto ni Pangulong Marcos na ipinagawa. Puro Ninoy Aquino, Ninoy Aquino. Isa lamang po ang mayroon sa libro, Martial Law. At sa demonyo pa po yung pagkasulat sa Martial Law. Nakalagay po doon na ang Martial Law ay talagang nakakatakot na tila monster. Kulang na naman po, mga sangkay, lagyan ng sungay yung libro para magmukha pong katakot-takot yung Martial Law. But in the other side of the story, dito malalaman na ang Martial Law po pala ay isang payapang panahon. Ayon po sa mga matatanda, malaparaiso daw po yung Pilipinas noong panahon ng Martial Law. Dahil wala pong nagsisiga-sigaan dyan sa labas. Noong Martial Law, mas matahimik dun eh. Wala kasing abusado eh. Disiplinado eh. Kahit buksan mo yung pintuan ng inyong tahanan noon, walang papasok na magnanakaw, wala pong magtatangka. At lahat po ng komunista noon, nasupil at naipakulong. Kaya nga po yung sinasabi nilang human rights violation. Hindi po yun human rights violation. Kasi sila po mga komunista eh. Yung mga napatay noon, yung mga na-torture noon, mga komunista yun. Alam nga namang bibihin nyo ng militar, alam nga namang alagaan pa yun ng ating gobyerno na ang mga taong to ay talagang hangal at gustong pabagsakin ang Pilipinas sa kamay ng communist system. At hindi po sinulat doon, mga sangkay, sa libro na si Ninoy Aquino ay ang nag-traitor sa misyon ni Pangulong Marcos na bawiin ang Sabah sa Malaysia. Na nakakainis kasi nalaman namin ito noong mga nakaraang mga taon lang, mga sangkay, na never namin po natutunan noong high school pa lamang at noong elementary pa lamang, kasi puro naman Ninoy Aquino bayani yung nasa history books eh. Wala rin po doon sa history books na napakaganda pala po ng mga pulisiya ni Pangulong Marcos, kagaya na lamang po ng pagtatag niya ng 13th month pay bonus. Kay Pangulong Marcos din po yan. Ibig sabihin, lahat ng mga Pilipino ay nagtatamasa nun. Ang 13th month pay, mga sangkay, ay isang regalo ni Pangulong Marcos sa bawat pamilyang Pilipino, dahil sa pagnanais niya na laging bigyan ng regalo ang bawat Pilipino, idinaan niya po sa batas. Nang sa ganun, lahat po ng mga Pilipino at dumaan man po ang mahabang panahon, magtatamasa pa rin po ng regalo ni Pangulong Marcos. Pagkarating po namin ng college, mga sangkay, dito na po nagkaroon kami ng mga hindi sinasadyang pananaliksik na nakita po namin yung mga proyekto ni Pangulong Marcos. At dito, kami yung mga batang 90s, dahan-dahan na pong nagtataka, ano ba yung itinuro sa amin noong nakaraan? Noong high school kami, noong elementary kami, bakit puro ganun? Ngayon, nung nalaman po namin itong mga proyekto ni Pangulong Marcos, dito na po namin napagtatanto na parang napagtripan po talaga kami. Na parang nauto kami. Na parang may mali. At hindi lang parang talaga, mga sangkay, kundi talagang maling-mali yung paniniwala namin. At dito na, sobrang disappointed. Kahit ako, mga sangkay, sobrang nadi-disappoint ako sa nakalipas, kasi ang tagal na panahon na pinagtripan ng aming kaisipan nitong history books ng Pilipinas na ginawang masama si Pangulong Marcos at ginawa namang mala superhero
si Ninoy Aquino. Relate na relate po dito yung mga batang 90s kasi pare-parehas po kami ng pinagdaanan. Maswerte nga po ngayon yung Generation Z. Mayroon na po mga content creator ngayon na naglalabas ng mga nagawa ni Pangulong Marcos. Mga article na kung saan mababasa doon yung mga nagawa ni Pangulong Marcos. Pero kami noon, alam nyo, walang-walang laman ang utak namin patungkol po kay Pangulong Marcos, kundi yung martial law at bayani si Ninoy Aquino. Kasi hindi pa noon kagaya sa panahon natin ngayon na pwedeng maglatag ng any content sa internet. Nagkaroon lamang po ng pagbubukas ng tunay na kasaysayan sa ating bansa na wala sa libro nung nagkaroon na po ng pagtaas ang internet system sa buong mundo. Kasi pwede na mag-upload ng any content yung mga nakakaalam sa tunay na kasaysayan. Pwede na nilang isulat doon yung mga nagawa ni Pangulong Marcos. Dito din po namin nalaman na ang Pilipinas po pala ay talagang may golden age na tinatawag. Na sobrang payapa ng Pilipinas noon. Progressive country po tayo, hinahangaan ng buong mundo. Dumadayo yung mga presidente, mga prime minister sa Pilipinas para makita yung takbo ng ekonomiya ng ating bansa na kung saan napapabilib na po hindi lamang po sa buong Asia kundi sa buong mundo. Maging yung mga Amerikano pumunta pa po dito sa Pilipinas na may mga file pa po noon. Advice ko lang sa lahat ng kabataan, manaliksik kayo, huwag kayong maniniwala sa mga kwento batibot. Dahil ang ebidensya po ay hindi magsisinungaling. Ano po yung mga ebidensya na yun? Tumingin kayo sa paligid, halos lahat ng mga malalaking project ay kay Pangulong Marcos. At yung mga dambuhala at napakaraming proyekto ni Pangulong Marcos ay ginawa lamang mga sangkay sa loob ng 20 years. Pag sama-samahin nyo na yung mga presidente na sumunod kay Pangulong Marcos maliban po kay President Duterte, hindi po nila nagawa yung mga ganitong klaseng project. Ipagsama-sama mo pa yung kanilang mga proyekto. Wala pa po sa kalingkingan o kalahati man lang. Yung mga ebidensya po ng mga nagawa ni Pangulong Marcos ay hindi po magsisinungaling. Kahit pa po paratangan ng libro ng Pilipinas na masama si Pangulong Marcos. Salamat kasi nakalaya kami mga batang 90s sa panloloko ng libro ng kasaysayan at nalaman po namin yung katotohanan. Yan si Ninoy Aquino mga sangkay ay bayani ng mga mangmang sa tunay na kasaysayan. Pero tayong mga nakalaya na sa kamangmangan ng kasaysayan ng Pilipinas, alam na po natin ang totoo na itong si Ninoy Aquino ay isang traitor sa bayan. Huwag na huwag na po kayong papayag na papagtripan pa kayo ng kasaysayan.